Narito na po ang ating mga panauhing pandangal. At muli po, inaanyayahan ang lahat na maupo na at magsisimula na po ang ating palatuntunan. Sa mga nagdaang taon, ang ating bansang Pilipinas at ang buong mundo ay nakaranas na mga abnormal na kondisyon ng panahon dahil sa tinatawag nating climate change. Hindi natin makakalimutan ang papalakas ng mga bagyo, ang mga habagat na nagdudulot ng matinding pagbaha sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa ibang bansa. Ang pagkalaso ng hangin at mga dagat, lawa, ilog at iba pang daluyan ng tubig. Ang mga pangyayaring ito ay kailangang maintindihan at bigyan ng kakulang pansin. Ang pagbaliktanaw at ang pag-alam sa mga dahilan ng kakaibang pagbabago ng panahong ito ay makatutulong sa ating upang magdisenyo ng kakulang solusyon upang labanan ang mga problemang ito. At ito ang dahilan kaya tayo ay nagkakatipon-tipon ngayong hapong ito. Magsasama-sama tayo at pag-iisahin ang ating mga pagkilos at adhikain bilang tugon sa kinakaharap nating hamon, ang global warming at climate change. Welcome to the launching of the Yes Inares Ecosystem to Green Program, a flagship program of the Rizal Provincial Government and initiated by the Honorable Governor of the Province of Rizal, Rebecca Nini Inares. At upang maipatupad agad ang programang ito, ang ating butihing gobernador ay nagpalabas ng Executive Order No. 11, Series of 2013 na may titulong An Order Implementing the Yes to Green Program. Palakpakan po natin ang taong nasa likod ng programang pangkalikasang ito, Honorable Governor Rebecca Nini Inares. Sa pagsisimula po ng ating palatuntunan ay marapat lamang na hangin natin ang patnubay ng ating poong may kapal sa pamamagitan ng awit panalangin sa pangungunahan ng San Jose National High School Choral na pinamamahalaan ng kinilang punong guro na si Dr. Corazon Lazerna. Ito po ay susundan ng pag-awit ng Lupang Hinirang at Mabuhay Rizal sa pangunguna pa rin po ng San Jose National High School Choral. Inaanyayahan po ang lahat na tumayo. Yeah.
simulat sa langit pumukaw. May nilagang bunga at awit sa paglayang minamahal. Ang isa't lang mataw at kwitang ay nanatilingin. Ang bituin at araw niyang kailan pa may ipagkikinin. Lumalang araw na buwan at ipagsinta o ilangit sa piling mo. Isa pong mainit na pagbati ang ipinaabot namin sa mga sumusunod. Ang ating pong punong lalawigan, Governor Rebecca A. Inares. Vice Governor Frisco San Juan Jr. Ang ating pong mga bukal mula sa lungsod ng Antipolo, Bukal Enrico de Guzman at Bukal Jesus Angelito Huertas Jr. Board Member Chadulo C. Del Rosario. Board Member Jesus Anthony Jesus Alarcon. Board Member Soilo G. Tolentino Jr. Board Member Armando Villamayor Sr. Board Member Rolando P. Rivera. Board Member Emigio Tanuatco III. Board Member Arwin A. Mariano Sr. Board Member Reynaldo San Juan Jr. Board Member Emiliano Manuel R. ABC President. Board Member Jovita Kawikaan, our PCL President. Board Member Darren Louis Nimeno, SK President. Narito rin po ang ating po mga butihing congressmen from the 1st District of Antipolo, Congressman Roberto V. Puno, na kinakatawang po ng kanyang maybahay si Madam Chikiroa Puno. Congressman Romeo M. Acop. Congressman Joel Roy Duavit. Congressman Isidro S. Rodriguez Jr. Kasama rin po natin ang ating pong mga masisipag at matatalinong mga mayor ng iba't ibang bayan sa lalawigan ng Rizal. Una po sa lahat ay ang ating pong mayor ng Lone Component City of Antipolo, Mayor Casimiro A. Inares III. Kasama po niya ang kanyang butihing maybahay, ang First Lady ng Antipolo, Ma'am Andrea Bautista Inares. At magmula naman po sa Bayan ng Angono, Mayor Gerardo B. Calderon. From the Town of Baras, Mayor Catherine B. Robles. From Binangonan, Mayor Cecilio M. Inares. From Cainta, Mayor
Joniel Kit P. Nieto. At magmula naman po sa bayan ng Cardona, Mayor Bernardo P. San Juan Jr. Mula po sa bayan ng Halahala, Mayor Narciso S. Villaran. From Morong, Mayor Armando A. San Juan. From Pililia, Mayor Leandro B. Masikip Jr. From Rodriguez, Mayor Cecilio C. Hernandez. From the Municipality of San Mateo, Mayor Jose Rafael E. Diaz. At sa bayan po naman ng Tanay, Mayor Rafael A. Tanwatco. Mula po sa bayan ng Taytay, Mayor Janet De Leon Mercado. At mula naman po sa aking pinanggalingan, ang bayan ng Teresa, Mayor Raul S. Palino. Isa rin pong mainit na pagbati ang aming pinahahatid sa ating pong mga vice mayors. Mula po sa bayan ng Angono, Vice Mayor Antonio M. Rubin. At magmula naman po sa lungsod ng Antipolo, yan po ay binubuo at kinakatawanan lahat ng Antipolo Councilors ng Antipolo City. Mula po sa bayan ng Baras, Vice Mayor Wilfredo C. Robles. From Binangonan, Vice Mayor Reynaldo C. De La Cuesta. From Cainta, Vice Mayor Sofia S. Velasco. From Cardona, Vice Mayor Chadula C. Campo. Mula po sa Halahala, Vice Mayor Elmer C. Pilias. From Morong, Vice Mayor Joseph Benaventura. From Pililia, Vice Mayor Richard G. Sia. From Rodriguez, Vice Mayor Jonas J. Cruz. From San Mateo, Vice Mayor Cristina C. Diaz. From Tanay, Vice Mayor Jaime Vista. From Taytay, Vice Mayor Carlito Gonzaga. At magmula naman po sa bayan ng Teresa, Vice Mayor Jose Juriel S. Villegas. Kasama rin po natin ang iba't ibang kinatawan at mga opisyales mula sa pamahalaang nasyonal. Kasama po natin ang Provincial Director at kanyang mga kasama from the Department of Science and Technology, P.D. Fernando Ablasa. Kasama rin po natin si Maria Cribe from the Agriculture Office. From DILG Rizal, Darrell Dison and Stop. From the Department of Trade and Industry, Rizal Provincial Office, headed by its Provincial Director, Mercy Pareño. From Department of Tourism Region 4, Ms. Marites Castro. From the Department of Public Works and Highways, District Engineers Eric Ayapana and Rogelio Crespo. Ang ating pong mga kasamahan o ang ating mga panauhin mula sa DENR, DILG, at Office of the President and LLDA will be introduced properly later. Mula po sa Akadim, kasama rin po natin ang President ng ICCT Colleges Foundation, Ms. Vivian Co. CEO of BCC, Ma'am Imelda Miguel. President, Informatics International College, Rizal, Mr. Daniel Ong Choco. School Director, AMA Computer College, is Rizal, Engineer Domingo B. Bacani. President, Pamantasan ng Montalban, Ms. Girlie Singson. President, San Ildefonso College, Monsignor Pedro Cañonero. The Administrative Officer, Our Lady of Fatima University, Antipolo, Engineer Wilfredo M. Basilio. President ng CCC, Reverend Monsignor Arnel Lagarejos. President, East Systems College, Ms. Emelinda San Antonio. President, Harris Memorial College, Ms. Christina Manyabat.
President, Sumulong College of Arts and Sciences, Mr. Antonio Pantisma. President, Asian School of Hospitality Arts, Ms. Susan Guerrero. President, St. Constantine Institute of Science and Technology, Ms. Jean Francisco. OIC, Pamantasang Bayan ng San Mateo, Dr. Estrella Cinco. Vice President, World City College, Cesar Eustaquio. Unciano College, President Natividad Unciano. Lasal College, Antipolo, Brother Crisanto Moreno. NCBA, Mr. Cesar Menyes. School Director, Abe International College, Ms. Mary Ann Manuel. DepEd Rizal, Dr. Carlito Rocaport. Kasama po niya ang mga Assistant Schools Division Superintendents, Division Program Supervisors, Principals, at ang iba pang mga DepEd Rizal family. Principal OIC Julie Victor. Siya po ang Officer in Charge, Office of the Schools Division Superintendent, DepEd Antipolo, kasama po ang mga Division Program Supervisors at mga Principals. University of Rizal System, President Marita Canapi and Campus Directors. Kasama rin po natin ang mga kasapi ng Rizal Private Schools Association. At syempre po, ang aking pong mga kasamahan sa Parents Teachers Association Federation ng Lalawigan ng Rizal na binubuo po ng 13 Municipal PTA Federation Presidents, kasama rin po ang PTA Federation President ng Antipolo. Yun po ang aking mga kasamahan sa PTA. From the private sector, Eastern Rizal Filipino-Chinese Chamber of Commerce, Mr. Carlixto Z. From SMZ Titaytay and Masinag. Kasama rin po natin sila ngayon. Dr. Pelino Angeles, President of the Cainta Rural Bank. Pure Gold Area Manager, Mr. Jose Protario Cagiba. Kasama rin po natin ang mga opisyales ng Eastern Rizal Miners Association. From Manila Water, Marie Joy Flores. At siyempre po, ang mga kasamahan din po natin mula sa Montalban Aggregates Producers Association. Mga opisyalis po. From the Philippine Chamber of Commerce and Industry, Rizal, Mr. John Baredo. Mitsubishi Motors Philippines, Mr. Gary Magpili. Mr. Alex Ang from the Binangonan Chamber of Commerce. Tanay Business Club, Mr. Forex Mina. From Taytay Chamber of Commerce, Mr. Jess Eustaquio. Tanay Chamber of Commerce, Mr. Manny Chua. From Antipolo Chamber of Commerce, meron din po tayong kasamahan na nandito. Ms. Michelle Lucas from the Central Organization of Rizal Entrepreneurs. Angona Chamber of Commerce, Mr. Efren Bautista. From the San Mateo Chamber of Commerce, Mr. Nestor Coralde. Kasama rin po natin ang mga staff po ng National Panasonic. At from the Philippine Chamber of Commerce and Industry, Antipolo and Las Brisas, Mr. Joselito Naidas. Isa rin pong mainit na pagbati ang pinaabot natin sa ating pong mga real estate and housing developers from Crown Asia Properties North Incorporated, Mr. Michael Favorito. Real Estate Properties, J Realty and Development Corporation, Attorney Nicolas Aquino. From PhilInvest Land Incorporated, Mr. Antonio Senon. From Globe Aztec Realty Holdings Corporation, Ms. Maria Cecilia Cano. From Kingsville Construction and Development Corporation, Mr. Johnson Ong. From Santa Lucia Realty and Development Corporation, Mr. Ezekiel Robles. From Lorimar Realty Corporation, Mr. Richard Mariñas. From Royal Homes Realty and Development Incorporated, Ms. Marilu Alperez. From Robinson's Homes Incorporated,
environmental planner Marilu Alferez. From Grand Monaco State Developers, Dr. Reynaldo Carpio. Kasama rin po natin ang iba't ibang mga non-government organizations sa pangunguna po ng Antipolo River Council, Association of River Council of Rizal, Lions Club Officers, Santa Antipolo Officers, Kiwanis Club Officers, Soroptimis Antipolo Officers and Members, from the Rotary Clubs, Governor Luisito Tikman, Zone 5A Rizal Assistant Governors, Zone 5B Rizal Assistant Governors, and Tony, magmula pa rin sa National Government Agencies, Engineer Lawrence Pineda from National Housing Authority. And from the Knights of Rizal also, headed by Professor Virgilio Ver Esguera. Meron po tayong tinatawag na Provincial Environmental Council at sila po ang mga signatories sa ating implementing rules and regulations. Pinangungunahan po ng President of the Federation of River Basin Councils Foundation Incorporated in the Laguna Dibay Region, Ms. Lina Tanwatko. Provincial Environment and Natural Resources Office or FENRO Rizal, Mr. Raimundo D. Crisostomo. The Community Environment and Natural Resources Officer, Rizal, Attorney Ricardo Lazaro Jr. From Rizal Environment and Natural Resources Officer, RENRO, Engineer Mario Cayetano. Our Provincial Agriculturist, Dr. Reynaldo Bonita. Our Provincial Engineer, Engineer Luisito Munsod. Our Provincial Social Welfare and Development Officer, Mrs. Monette Martin. Provincial Disaster Risk Reduction Management Officer or PDDRMO, Mr. Lowell Malonzo. From the Provincial Police, Rizal Provincial Police Office, our Police Director, Police Senior Superintendent Rolando Anduyan. Commanding Officer, Philippine Army 2nd Infantry Division, Major General Nonato Alfredo T. Peralta. From the Integrated Bar of the Philippines, Attorney Benjamin Bernardino. Tesda Rizal, Ma'am Belma Salazar. From the Philippine Contractors Association, Rizal, President Felimon Santos. President of the Philippine Institute of Civil Engineers, Rizal, Engineer Porfirio Mina. President of the Philippine Dental Association, Rizal, Dr. Marlene Francisco. Philippine National Red Cross Rizal Chapter, Chapter Administrator Geraldine Ripolio. From the President or the President of the Eastern Rizal Medical Society, Dr. Godohardo Cruz. Again, from Knights of Rizal, Professor Virgilio Esguera. The President of the Senior Citizens Association of Rizal, President Bonifacio Tesoro. President, Association of Disaster Risk Reduction and Management Officers, Incorporated Rizal, Mr. Rafael Vicente. Sa mga department heads po ng Rizal Provincial Government and city department heads ng City of Antipolo, sa mga homeowners association, women federation, Farmers President, Rural Improvement Center and Cooperative, from the Philippine Information Agency, and all media stop here, our friends from media, isang mainit na pagtanggap sa inyong lahat. At magandang hapon po sa ating lahat. Sa pagkakataong ito, ay ating bigyang daan ang bating pagtanggap ng ating masipag at magaling na inhinyero na nagbabalangkas at namamahala ng isang matatag at epektibong istrukturang panglehistratura, ang ating Vice Governor, Honorable Prisco Popoy San Juan Jr. Maraming salamat, Tony and Ivy. Magandang hapon po sa inyong lahat. Muli, isang mainit na palakpakan sa ating mahal na gobernadora, Rebecca Nini Alcantara Inares, sa kanyang karawan ngayong araw. At sa bawat isa na nandito, inurasan ko yung introduction kanina. Mahigit 15 minutes
Gusto niyo ba ulitin ko? Pahiram nga nung listahan ulit. Huwag na raw. Pero hindi pwedeng hindi ko batiin ang mga special na guest, no? Unang-una ang ating pong secretary, Nerius Acosta, ang ating pong presidential advisor for environmental protection. Babanggitin ko na po kayo dahil sabi nila mamaya daw may iba pa daw introduction sa inyo. Baka makalimutan eh. Ang ating pong minamahal na regional director, Josefina Castillago, paglapangan po natin. Ang ating pong DENR, Regional Technical Director, Reynulfo Juan, palakpangan po natin. Kaya hindi ko na ulitin yung iba, yung ating mga bokal, ating mga mayors, vice mayors, mga konsehal, mga department heads, mga empleyado, mga bisita from NGOs, DepEd, etc., etc. Dahil 15 minutes po yon. Ang mahalaga po ngayong araw ay yung tinatawag nating practice tayo ha. Pagsigaw kong Rizaleño, ang sagot ninyo, yes, we can. O practice, Rizaleño. Wala, hindi ko nadinig. Rizaleño! Okay. Ano yung yes ninyo? O yes kayo ng yes. Hindi nyo pa pala alam. Pero karamihan sa inyo alam, yung mga mayors alam na dahil noong Martes pa, nag-ikot na po ang ating mahal na gobernadora at nagkaroon na ng launching doon sa iba't ibang bayan ng ating YES program, Inares Ecosystem Program. Yung YES cleaning, greening, recycling. Yan ang ating pong flagship program na kasunod. No? Kasunod yan nung program ng ating mahal na governor. Ngayon ay Mayor June Inares. Ang kanyang only what is best for Rizal, susundan natin ang yes, we can. Ulit, only what is best for Rizal, yes, we can. Yan. Ngayon din po ay gusto kong batiin si Ma'am Andeng na nandito. Matagal ko na kasing hindi nakikita. Ma'am, very good to have you here again. Makita-kita ulit tayo. Si Miss Chikiroa, pinakamagaling na dancer on television. Gusto nyo magpaturo, ayan. Yung aking kumpare, si John Wabit. Pare, malapit na Pasko. Kaya ngayon pong araw, bukod sa kaarawan ng ating mahal na gobernadora, ay sinasaalaala rin po natin yung kaarawan ni Ondoy. Tama po ba? Teka, meron pa isang kaarawan. Kaarawan ng panganay na anak ko, ka-birthday ng aking kumare yun. Pero meron pang isang kaarawan. No? Alin yun? Ngayon, ang kaarawan, nating lahat, tayong lahat, kaya may launching tayo, kaarawan nating lahat ng ating pagbabagong isip, ang ating pagbabagong isip tungkol sa kalikasan. Babaguhin natin ang mga dating pag-iisip kung saan napabayaan natin, kung saan akala natin ay ganun at ganun na lang, pwede tayong magputol ng puno, pwede tayong magtapon ng basura kahit saan. O kaya parang pinamamahala na lang natin sa ibang tao ang kalikasan. Hindi po yun ang tamang pag-iisip. Kaya po ngayon, birthday din po nating lahat. Kaya po tuwing sasapit ang September 26, bukod sa birthday ng ating mahal na gobernadora, tayo rin po magsa-celebrate na taon-taon ating isa sa isip, birthday ko ito. Ito ang aking bagong pag-iisip. Ito ang ituturo ko at ipamamana sa aking mga susunod na henerasyon, simula sa aking anak, sa aking mga apo, at sa mga susunod pa. Yan ang kahalagahan po ng araw na ito. Sapagkat napatunayan na po natin at ayaw na nating maranasan kung ano ang idudulot ng kalikasan na napabayaan. Kaya po sa inyo, welcome po sa programang ito, sa launching ng ating YES program. Rizaleño! Maraming salamat po. Magandang hapon sa inyong lahat. Welcome. Maraming salamat po, Vice Governor, sa inyong mainit na pagtanggap sa ating lahat, kagalakan at pagmamalaki bilang mga Rizaleño, ang ngayon nadarama ng bawat isa, we are more inspired to act together to address the present environmental challenges.
At Tony, sabi nga ni Sir, pag sinabing Rizaleño, yes we can, ngayon bibigyan natin ng pagkakataon ang lahat ng mga konsyal, lahat ng kapitan at makagagawad na nandito ngayong hapon na to na para sila ay sumigaw ng palakasan para sa ating Yes program. Ang isasagot po ng lahat ay yes. Sample po, tingnan po natin sabay-sabay. Yes! Mahina, Tony, may kausap ba tayo? Yes! Yan. Medyo malakas na yan, malakas na. Okay, at magmula yan sa bayan na Antipolo. Mahina, mahina. Again. Bayan na Antipolo. Wow. Mula po sa bayan ng Angono. Kukunti yata ang mga konsihal, kapitan at kagawad ng Angono. Mahina. Mula sa bayan ng Angono. At magmula naman sa bayan ng Baras. Mula sa bayan ng Binangonan. At magmula naman sa bayan ng Kainta. Mula sa bayan ng Cardona. Hala-hala. Bayan ng Morong. Pililla. Rodriguez. San Mateo. Tanay. Taytay. At bayan ng Teresa. Marami, maraming mga konsihal, mga kapitan at mga kagawad ang kasama natin ngayong launching ng Yes to Green program. Maraming maraming salamat po. For a more appreciation of the Yes to Green program, we invite everyone to watch this audio-visual presentation. Let's watch this. Thank you.
kaibigan ko. Walang pasanin na hindi gumagaan, walang pagsubok na hindi nalalampasan. Upang mas lalong pag-igtingin ang ating hangaring makilahok ng lubos sa makabuluhang programang ito at ipabatid sa lahat ang nilalaman nito, ibinibigay ko po sa inyo ang taong nasa likod ng Inares Ecosystem o ang Yes to Green Program. Mga kalalawigan, mga panauhin, ang ating iginagalang at pinagmamalaking governor ng lalawigang muling tinanghal na pangunahing lalawigan sa larangan ng kaularang pantao o human development ng United Nations Development Program, kagalang-galang Rebecca Nini Inares. Magandang hapon po sa ating lahat. Kanina ho, anong nagbigay ng welcome address ang ating Vice Governor? Sabi niya, inurasan niya napakahaba, more than 15 minutes, at hindi na raw niya uulitin, pero inulit pa rin niya. Ngayon talagang wala na akong babanggitin. Yun na lamang tatlo natin na bisita mula sa national government. Secretary Nereus Acosta. DILG Regional Director Josefina Castillo Goa. At ang kinatawa ng ating Secretary ng DENR na sa Region 4, Regional Technical Director Manuel Escasora. Mga minamahal kong mga mayors, ang ating congressman na Joel Duavit, si Mrs. Chiki Puno, mga vice mayors, councilors, barangay captains, barangay council members, lahat na mga minamahal kong mga kalalawigan dito sa Rizal, muli isang magandang hapon po sa inyong lahat. For the past years, the Philippines and the rest of the world have been frequently battered by numerous raging typhoons and other abnormal weather conditions due to climate change. In fact, flash floods and landslides caused by these extreme weather conditions brought damages and devastations to both lives and properties. These natural phenomena and occurrences have to be understood and must be given proper attention. Tracing the origin and identifying the man-made causes
of these disturbing conditions could help us design appropriate solutions to counter these problems. It is for this reason that the Rizal Provincial Government is launching Yes to Green program. In response to the present environmental challenges that the province, the country, and the whole world are currently facing, the Yes to Green program is also in recognition and support to the state's thrust and responsibility of upholding the right of its people to live in a community with a balanced and healthful ecology declared in the National Greening Program. It will be Rizal's ecological banner addressing three important issues, which are clean environment, green environment, and recycling. Through this project, we intend to protect and preserve the natural environment while also giving importance to the provision of livelihood by maximizing its agricultural productivity obtained through the collective cleaning, greening, and recycling under the Yes to Green program. This project was inspired by our vision that cleaning the environment, like the water tributaries, could avoid massive flooding and will subsequently protect the Laguna Debay from further siltation and degradation, and could provide for additional sources of income to fisher folks. It is also viewed that tree planting could help in preventing landslides and will accordingly improve agricultural productivity. Additional trees will produce cleaner air that promote better health. Recycling will mean less trash and more cash, because the Yes to Green program also aims to turn garbage into reusable materials that can provide extra income for our people. 4 years ago, about the same time, I cannot forget because that was also my birthday, nagplano po tayo ng isang okasyon para sa mga kababaihan. Subalit, ang nangyari po, ang lahat ng handa para sa 12,000 katao ay dinala sa mga evacuation centers. And we all remember Ondoy, the perils that it brought our people, not only in the province of Rizal, but in the whole country as well. Kaya po minarapat natin na ilunsad itong programang ito dahil nakita natin ang napakabigat na epekto sa atin noong bagyong Ondoy. At palagay ko po, sa lahat ng mga bagyo na dumating sa ating bansa, yun na yung pinakagrabe, kasi po, yun lamang ang bagyo na inaalala natin, ginugunita natin ngayon upang ipaalala sa atin na kailangan tayo ay magbago. Sinasabi natin na ang Diyos ay nakakapagpatawad gaano man kabigat ang ating kasalanan. Subalit, hindi po ang kalikasan. Lahat ng ating kasalanan sa ating kalikasan, tatanggapin po natin ang katapat na kaparusahan. So sa aking mga minamahal na kalalawigan, nagpapasalamat ako sa ating mga punong bayan sa nakita kong kanilang mainit na pagtanggap sa programang ito at ang kanilang buong pusong suporta. Nagpapasalamat din ako sa ating mga barangay captains na nakikita ko rin na very receptive to this program. Ano mang programa ng ating pamahalaan ay hindi magtatagumpay kung ito ay mananatili lamang sa ating mga opisina. Kailangan ito ay ibaba natin sa kahuli-hulihang miyembro o mamamayan dito sa ating lalawigan. And for that, I am enjoining everyone to please be with us.
we will green. Yes, we need to clean. Yes, we need to green. Yes, we need to recycle. Alam niyo po, kaninang umaga, as early as 6:30 in the morning, kasama ko po ang ating vice governor at ang ating mga bukal. Nagsimula po kami sa bayan ng Tanay. Nakita ko doon may 2,000 na mga estudyante na handang magtanim. Subalit ang isang bagay na aking napansin, lahat ng mga bata ay may dala ng mga basyo nitong ating bottled water. At sila po ay nakapila. Yung mga basyo na yan, pinapalitan po ng Tanay ng school supplies like pad paper, pencil, notebook. Kung ang isang magulang ay mahirap at kailangan ng kanyang anak ng gamit sa eskwela, hindi na niya kailangan maghanap ng pera. Ang kanyang kailangang hanapin ay basura upang magawang pera at makabawas pa sa ating basura. Kanina po, nandoon ako sa Anggono at ako ay natutuwa nung ipasyal ako ni Mayor Calderon doon sa kanyang Material Recovery Facility Center. May isa doon na tao na dati empleyado lamang siya ng isang junk shop. Subalit ngayon, isa na siyang negosyante. 20% ng basura ng Anggono, siya ang bumibili. At kanina din, nandun po ako sa Kainta, nang galing din ako ng Taytay. Kinamusta ko ang ating mga mayor doon. Sapagkat kung ano ang epekto ng kahuli-hulihang bagyo. Kasi ang San Mateo, Montalban, Kainta at Taytay, sila po ang sumasalo ng tubig ng Antipolo. Kaya kadalasan sila ang kahuli-hulihan na nawawala ng baha. At ako'y nagulat kasi sinabi sa akin ni Mayor Kit Nieto na hindi na ganon kagrabe ang baha sa Kainta. Ang tanong ko sa kanya, bakit? Ano sa tingin mo ang dahilan? Ang sabi niya, mula po nang ako ay nanungkulan, nagsimula na po kaming magdeklag ng mga estero, ng mga kanal. Kaya hindi na ganun kagrabe ang baha na aming naranasan. Ganun din po ang kaso ng Taytay. I still remember, at 2:30 in the afternoon on July 1, kasama po ako ng ating Mayor Janet De Leon at ng Vice Mayor Bonoy Gonzaga, pati ang mga konsehal at mga kapitan, naglilinis na rin po sila ng kanilang mga ilog. Kailangan po natin ito gawin. Kailangan tayong maglinis. Kailangan natin ideklag ang ating mga minor tributaries ng mga basura na dumadaloy sa Laguna Lake. Sapagkat ang ating lawa ng Laguna, the second largest freshwater basin in Southeast Asia, ang siltation po ngayon mas malalim pa kaysa sa tubig. Wala nang kinikita ang ating mga mangingisda. Napakamahal na ng biyayang dagat. Mas mura pa ang bumili ka ng baka at ng baboy. Bakit tayo maglilinis? Bakit tayo para maiwasan ang baha? Sapagkat nag-iipon tayo, nagtatrabaho tayo para makabili tayo ng mga kailangan natin sa ating mga tahanan. Subalit kapag bumaha, inaanod sila, nalulubog sila ng baha. Mabuti ng mabuti kung mga materyales na bagay lamang ang nawawala. Kadalasan, nagbubuwis pa ito ng buhay. Bakit tayo magtatanim? Kailangan tayo magtanim para ma-prevent ang soil erosion. Magtatanim tayo for food productivity. Kung meron tayong mga nagugutom na kapwa, kung meron tayong mga bungang kahoy na itinanim, makapita sila ng bunga, hindi ba nakatawid gutom sila? Ang mga gamot, sinasabi lahat ng gamot may side effect. Pero ang herbal medicine, isa pa rin yan sa ating mapapakinabang at buko doon, meron pa tayong pagkain. Bakit tayo magre-recycle? Bakit tayo magtatanim para makalinis tayo ng hangin to prevent respiratory problems? Ang ating pamahalang panlalawigan, napakalaki ng ating budget na inuukol para sa edukasyon ng ating mga mamamayan, ng ating mga kabataan. Dahil gusto natin silang ihanda para sa isang magandang bukas. Sila ang future leaders ng ating lalawigan. Sila ang papalit sa atin pagdating ng araw. Alam niyo po,
ang mga puno, inaabsorb nila ang carbon dioxide na ibinubuga ng mga pollutants katulad ng mga sasakyan at iba pa. At ang puno din yan ang nagpo-produce ng oxygen upang tumaas ang IQ ng ating mga mag-aaral at ng buong sambayanan. Napakahalaga po ng mga programang ito at ako'y naniniwala na basta kasama ko kayo, walang dahilan upang hindi tayo magtagumpay. Yes, we will clean. Yes, we will green. Yes, we will recycle. Because yes, we can. Marami pong salamat sa inyong lahat. Maraming salamat po, Governor Nini, sa inyong pagpapaliwanag sa Yes to Green program. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Governor. Yes na yes po kami sa ating Inares Ecosystem Yes to Green program. Mapalad po tayo ngayong hapong ito dahil pinaunlakan tayo ng mga opisyales ng pamahalaang nasyonal na katuwang natin sa implementasyon ng mga programang inaasahang lulutas sa problemang pangkalikasan na kinakaharap natin ngayon. Ang tinutukoy ko po ay ang Office of the President, ang Department of the Interior and Local Government, ang Department of Environment and Natural Resources, at ang Laguna Lake Development Authority. Bigyan daan po natin ang pagbati at mensahe ng kinatawan ni DILG Secretary Mar Rojas, walang iba po kundi ang DILG Calabarzon Regional Director, Ma'am Josepina Castilla Go. Maraming salamat po sa ating Master of Ceremonies, si Miss Ivy at saka si Mr. Anthony. Sa ating pong birthday celebrant, ang ating butihing gobernador na lalawigan ng Rizal, kagalang-galang Rebecca Nini Alcantara Inares. Sa ating pong butihing vice gobernador, kagalang-galang Frisco San Juan Jr. Sa ating pong kagalang-galang na kinatawan, Congressman Joel Roy Duavit. At gayon din po sa ating panauhing pandangal, ang ating pong kagalang-galang Secretary Nerios Acosta. Sa ating pong mga butihing municipal mayors na naririto, sa pangunguna po ng ating LMP President, Honorable Mayor Inares of Binangonan. Mabilis lang po, iisa-isahin ko yung mga mayors kung hindi po ako magkakamali. Mayor Hernandez of Montalban, Rodriguez. Mayor Tanhuatco of Tanay. Mayor Robles of Baras. Mayor Masikip, no. Mayor Diaz. Mayor San Juan of Cardona. Mayor Palino. Mayor San Juan of Morong. And of course, ang aking pong kaibigan from PCL to Vice Mayor, Mayor Narcing Villaran of Alahala. Si Mayor Janet Mercado. Of course, ang ating pong butihing City Mayor, Honorable Junjun Inares. Ang ating pong Mayor Calderon of Pangono. Mayor Nieto of Cainta. I hope I don't miss anyone here sa mga mayors. At gayon din po ang butihing may bahay ng City Mayor,
Mayora Andrea Revilla Inares. At gayon din po ang butihing may bahay ni Congressman Robby Puno, Mrs. Madam Chiki Roa Puno. Sa ating pong mga sangguniang panlalawigan na naririto, sa unahan, hindi ko na po sila iisa-isayin, binabati ko po kayo. Sa ating po mga vice mayors na naririto din po, nandun sila. Sa ating po mga punong barangay at mga opisyalis ng barangays na naririto. Sa ating po mga department heads, ang ating city administrator, si Russell, ang ating PPDO, si Mitos. Mula po sa ang kinatawan ng DNR, ang Regional Technical Director Escasupa, si Tita Lina Tanwatko, of course, at ang aming pong bagong katatalagang Provincial Director ng DILG, si Darrell. Sa iba pong mga panauhin na naririto, magandang hapon po sa ating lahat. Good afternoon. Medyo naiiba po yung aking gets up kasi kanina pong umaga ay galing po ako sa Regional Development Council meeting. Ito po ay ginanap sa lungsod ng Santa Rosa at dinaluhan po ng mga members ng RDC, governors, city mayors at mga regional directors ng iba't ibang agencies. Mula po sa Department of the Interior in Local Government sa Calabar Zone, sa pangunguna po ng inyong lingkod, ipinapaabot po namin ang taus-pusong pagbati sa inyong lahat at higit sa lahat po sa ating minamahal na Gobernador Nini Inares sa pagdiriwang ng kanyang kaarawan sa araw na ito. Happy birthday po and may you have many birthdays to come. Gayun din po, ipinapaabot po ng ating minamahal na kalihim, Secretary Mar Rojas, ang pagbati sa inyong lahat. Ninanais po niya na dumalo at saksihan itong okasyon na ito. Subalit, sa kasalukuyan po, sa oras na ito, ay sila po ang buong pamunuan ng DILG ay nasa Kongreso at idinidepensa po ang budget ng DILG. Sa aming pong monitoring, simula po kaninang alas 11 hanggang sa ngayon ay nakasalang pa po si Secretary Mar at ang mga opisyalis ng DILG. Nais ko pong basahin sa inyo ang mensahe na ipinapaabot ni Secretary Mar Rojas sa mga opisyalis na lalawigan ng Rizal at sa inyo pong lahat. Maraming salamat po sa inyong paanyaya bilang panauhing tagapagsalita sa paglulunsad ng YES Program, Inares Ecosystem to Green Program. Gayun din po, sa araw na ito ay ginugunita ang pananalasa ng Bagyong Undoy. Hindi po natin napansin, apat na taon na po ang nakalipas na kung saan ang lalawigan ng Rizal, ang Metro Manila at mga karatig probinsya natin ay masyadong sinalanta ng Bagyong Undoy. Marami pong ari-arian ang nasira at kumitil din ng maraming buhay. Kami po sa pagkakataong ito mula sa DILG ay natutuwa na ang Yes to Green Program ang napiling pangunahing programa
ni Governor Nini Inares, na kung saan nagsusulong na makiisa ang lahat para sa proteksyon at konserbasyon ng ating kapaligiran at inang kalikasan. Through the YES program, Rizal Province intends to protect and preserve the natural resources and environment, which also giving importance to the provision of livelihood by maximizing its agricultural productivity obtained through the collective cleaning, greening, and recycling. YES program addressed three important concerns: clean environment, green environment, and recycling. Ang DILG bilang Vice Chairman for Disaster Preparedness sa ilalim po ng Republic Act 10121 ay nakikiisa sa vision ng lalawigan ng Rizal sa pangunguna ni Governor Nini Inares na cleaning the environment like the water tributaries could avoid massive flooding and will subsequently protect the Laguna Divide from further siltation and degradation and could provide additional sources to the fisher folks. It is also viewed that tree planting could help in preventing landslides and will accordingly improve agricultural productivity. Additional trees will produce cleaner air that promotes better health. Recycling will mean less trash and more cash because the Yes to Green program also aims to turn garbage into reusable materials that can provide extra income opportunities to the people of Rizal. While many people from all sectors talk about the need to preserve the environment, Rizal Province has already started with this concrete initiative to achieve the said objective. We must not forget that this is a good beginning. The activity is a strong foundation that needs to be sustained. However, knowing the resolve of our leaders, the DILG firmly believes that this program will be strong and will stand the test of time. And to all the Rizaleños, the challenge is with you. What will you do? How will you respond to the call of your leaders? Let us all go to work and unite toward this noble aim of preserving and saving our environment. As a closing, allow me to quote the great U.S. President Roosevelt, who once said, "Here is your country. Cherish these natural wonders. Cherish the natural resources. Cherish the history and romance as a sacred heritage for your children and your children's children." Maraming salamat po at magandang hapon muli sa inyong lahat. Thank you very much. Marami pong salamat, DILG Regional Director Josepina Castilla Go. At ngayon po naman, pakinggan natin ang mensahe ng pagbati ng ating butihing DENR Secretary Ramon Pahe na ibibigay ng kanyang kinatawan. Walang iba po kundi ang DENR Calabarzon Regional Technical Director Manuel T. Escusora. Sa atin pong minamahal na Gobernador, Gobernador Rebecca Nini Inares, sa ating pong minamahal ding Vice Governor Risco San Juan Jr., sa
atin pong kasamahan, si sa DNR din, ang secretary ng ang presidential advisor for environmental protection, Secretary Neros Acosta. Kasama ko po sa national government agencies, si Director Castillago, mga opisyalis po, mga LGU officials, mga mayors, board members, barangay captains, mga taga Rizal, isa pong makakalikasan at magandang hapon sa ating lahat. Una po, ipinaabot po ng aming minamahal na Secretary Ramon JP Pahe, ang pagbati po ng maligayang kaarawan at ang kanya din pong pagbati sa napakagandang inisiyatiba ng pamunuan ng local government ng probinsya ng Rizal sa paglulunsad ng kanilang Yes to Green program. Ang sabi po ng aming secretary, siguro kung lahat ng probinsya dito sa Pilipinas ay katulad ng probinsya ng Rizal, siguro mapapagaan ang trabaho ng DENR. Bakit po? Yung pong amin po mga pangunahing programa, katulad po ng clean air, clean water, yung problema po sa basura, yung problema po sa pagpuprotect ng ating kagubatan at other natural resources, ay napapaloob po lahat sa programang Yes to Green Program ng Provincial Government of Rizal. Kaya po, napakaganda po. Kami po yung humahanga dahil sa mga governors po ng Calabarzon, bukod tanging babae ang nakaisip ng ganitong programa. So, talaga pong magagaling talaga ang mga babae. Ano? So, siguro ang isang maganda doon, palibas sa babae, di ba, housewife, ano? Magaling sa pagmamanage ng tahanan. So dahil magaling magmanis ng tahanan, in-extend niya doon sa pagmamanage ng buong probinsya. Siguro yun po siguro ang dahilan. Sa katotohanan po, meron din po akong inihandang message tungkol dito sa Yes to Clean Green Program. Subalit nung mapakinggan ko po yung pananalita ng ating mahal na gobernadora, ay nandoon po lahat. Ay baka po kung sasabihin ko pa sa inyo, ay baka mas maganda yung hamak, mas maganda yung sa kanyang sinabi. Na very educational po talaga yung sinabi sa atin ng ating mahal na gobernadora. Yung aming pong regional executive director ay nagpapaabot din po ng pagbati sa provincial government ng Rizal dahil sa inyo pong inisiyatiba na pagandahin yung ating pong problema sa Hinulog at Taktak, no? Ang inyo pong inisiyatiba na ito ay muling ibalik sa kanyang dating kagandahan, no? Noong mga 1950 siguro, no? Magandang lupit. Sa panig po kasi ng DENR, kami rin po ay may marami na rin po kaming mga nagawa dito sa probinsya ng Rizal. Sa katunayan po, sa loob ng tatlong taon, 2011, 2012, 2013, sa ilalim po ng National Greening Program ng ating mahal na Pangulo, kami po ay nakapagtanim na po sa loob ng 10,280 hektarya dito po sa nasasakupan ng Upper Marikina at sa Kaliwa River Watershed. Kaya lang po, ang amin pong limitasyon dito sa National Greening Program, kami po ay nakapokus sa lands of the public domain. Napapansin po namin dito sa probinsya ng Rizal, mas marami pong kalbo, wala pong mga vegetation sa mga private lands.
Kaya po, kami natutuwa dahil kung magsasanib po talaga ng pwersa ang national government sa pangunguna ng DNR through its National Greening Program at itong Yes to Clean Program ng ating mahal na gobernadora, ay tuluyan po nating magagapi ang problema natin sa pagkalbo ng ating kapaligiran. So siguro yung Yes to Clean Program pwedeng mag-address doon sa mga private properties, private lands. Kami naman po, lands of the public domain, pag pinagsama po natin yan, ay talagang manunumbalik po ang magandang kapaligiran sa probinsya ng Rizal. Gusto ko lang pong emphasize na napakahalaga po ng gagampan ng role ng probinsya ng Rizal. Sapagkat po, kagaya po na naging ating karanasan sa Bagyong Ondoy, noong pong ang probinsya ng Rizal ay bumaha, binaha po ang probinsya ng Rizal, binaha rin po ang Metro Manila. So ibig sabihin lang po niyan, kung maganda po ang kung ang probinsya ng Rizal ay pababayaan niya ang kapaligiran, ay para na rin niyang sinira ang sentro ng national government. So pag ito pong nakaraang pagbagyo yung Habagat, hindi po tayo masyadong naapektuhan dito tulad ng Ondoy. Dahil po eh siguro maganda yung ating naging preparasyon, maganda yung ating mga nagbubunga na po yung ating mga pagtatanim, no? Kaya po binabati po namin ang Provincial Government of Rizal dito sa paglulunsad nitong Yes to Clean Program. So mula po sa amin sa DENR, kami po ay bumabati sa inyo, unang-una yung sa inyong kaarawan, at pangalawa po dito po sa inyong napakagandang at napapanahon na programa, ang Yes to Green Program. Marami pong salamat at magandang hapon sa ating lahat. Maraming salamat po, DENR Calabarzon Technical Director Manuel T. Escozora. Palakpakan po natin. At ang susunod pong magbibigay ng mensahe ay isang tinaguraang ardent advocate of the environment, isang pinuno na may direktang may impluensya sa ating mga tagrisal dahil siya ang kasalukuyang General Manager ng LLDA, ang ahensyang namamahala at nagpoprotekta sa isa sa pinakamalaking freshwater lake sa buong mundo, ang Laguna de Bae. An experienced legislator, an educator, and an international scholar, the principal author of the Model of Environmental Legislation in Asia, the Clean Air Act, the only Asian trustee of the Board of the International Alert, a London-based international NGO for peace building, conflict resolution, and climate change challenges around the world, and the first Filipino World Fellow of Yale University. Ladies and gentlemen, please welcome the General Manager of the Laguna Lake Development Authority and Philippine Presidential Advisor for Environmental Protection, Teacher Nerick Acosta. Maraming salamat po at isang makakalikasan at lunti ang pagbati po sa ating lahat. Happy birthday, Governor Nini. Palakpakan po natin ang happy birthday ang ating pinakamamahal po na ina ng ating lalawigan, Vice Governor, mga bukal po, ang ating Congressman Duavit, Ma'am Chiki, at ang atin pong mga pinagpipitaganan at ginagalang po ng mga mayors. Di ko na lang din isa-isahin, vice mayors, all of you who represent your different municipalities, the city of Antipolo, former Gov, now Mayor Junjun Inares, sa atin pong mga kabataan dito ngayon at sa hat po ng ating mga kawani ng provincial government of the of Rizal. I just have a few slides, dalawa lang po, tatlo, na gusto ko lang siguro na ipamalas po ang ating kahalagang napakalaking responsibilidad natin, and it really gives us
on behalf of the Office of the President bilang Presidential Advisor for Environmental Protection at kasalukuyan rin pong tagapamahala ng Laguna Lake Development Authority, it gives us such great inspiration and all of the possibilities for collaboration, not only with the different mayors and our board members, our congressmen of Rizal, but especially the leadership of the province, Governor Nini and Vice Governor San Juan, for making this truly a template for the whole of the Laguna Lake Basin. Dahil po, ayon nga kay Governor at kay Vice Governor, kung hindi po natin gagawin pa ang inilalathala ng Yes to Green program, baka mahuli na po ang lahat and we will be faced with ecological catastrophes that could be more frequent and worse than Ondoy or Pepeng or Habagat. I just want to show you a couple of slides because this is the Lake Basin. Ito po ang ating Laguna de Bai, ang ating kabuwang mandato ng Laguna Lake Development Authority. At bilang Presidential Advisor po para sa pagtatanggol at pagprotect ng ating kalikasan, binigay po ni Pangulong Aquino ang Laguna Lake Basin bilang special focal concern na ecosystem. And that is why, along with DILG, si RD Castilla Go at sa atin pong DNR, RTD, and all of those of us who work in Calabarzon and for this lake region, alam po natin ang nangyayari. Yung pula po, lahat po yun, baha, zones of Ondoy and Habagat. Nung nakaraang maring po, dito naman sa Southern Laguna, and so you will add more red areas to Binyan, Santa Rosa, San Pedro, Cabuyao. Nakakalungkot isipin na parang nga siyang palanggana na aapaw at tatapaw, and with sea level rise on the side of Manila Bay, saan pupunta po yung tubig? And indeed, it is not only alarming, it is a state of national emergency that the National Capital Region at lahat po ng Calabarzon, that is 60% almost of GDP, gross domestic product of the country, and this is the nucleus and epicenter of the country. Naririto na po tayong lahat, halos 25% ng ating populasyon nasa Calabarzon at NCR. Naririto na po ang sentro ng lahat, ng kalakalan, industriya, ng gobyerno, ng edukasyon. This is really the nucleus of the country. But it is also the most vulnerable to climate change impacts. And if we do not, if it is business as usual and we do not act, not only in terms of programs like Yes to Green, but in terms of really what we need to bring institutions and local governments and all of these concerned stakeholders together, baka nga po yung buong red area kakalat na sa buong Calabarzon. This is not just geohazards, these are what we call multiple hazards. Kaya kay Governor, kay Vice Governor, sa atin po mga board members, this is our ecosystem. And this is the focal region of national development. If we cannot make this sustainable and inclusive and climate change adaptive, ang mapanganib pong mangyayari, tayo mismo, it is the very survival of our ecology, our economy, our future that is at stake. So with this simple celebration, although it doubles as a birthday celebration on the 4th anniversary of Ondoy, kailangan po manumbalik yung atin pong pagkakaisa dahil hindi naman gumagalang ng provincial o local
o political boundaries ang baha o ang climate change. Wala naman po sa climate change at sa environmental degradation ang political jurisdiction. An ecosystem as fragile as the Laguna Lake Basin, in fact, gives us the very basis why we have an economy and an entire capital region like this. Kung wala ho yung malinis na hangin, kung wala po ang malinis na tubig, kung wala ho yung tamang balanse sa ekolohiya dahil maayos ang daloy ng ilog, ng lawa, ng karagatan, ng kagubatan, maayos ang ating watershed. That is the basis of what gives us life and livelihood and civilization as we know it. So to Governor, to Vice Governor, and to all of us here, this is our clarion call. This is the first time in a presidency na meron pong cabinet cluster for environment and climate change. Kaya po, ibibigay natin sa climate change at environment cabinet agenda ang yes to green. Para magiging isang ehemplo po siya para sa buong bansa. And with the Office of the President's National Climate Action Plan that spans 2012 to 2030, tatlo pong presidential na administrasyon na po yun, nag-umpisa sa panahon ni Pinoy, and for the next two presidents, we will have a roadmap where we will truly green and clean and recycle and make more resilient and sustainable our development path. This is the spirit of today's celebration. And again, Governor, Vice Governor, lahat po ng mga pinuno ng iba't iba pong mga munisipyo at LGU, ang sangguniang panlalawigan at ang atin pong mga kongresista, kasama po ang Office of the President at ang buong Laguna Lake Authority sa hindi lang pagkakataon po, kung hindi sa itong lahat ng mga initiatives po ninyo. We salute you along with DILG, the DNR, and all of the concerned government agencies. We will be together. It will be the new story of environmental protection for the country. Hindi na yung kwento ng wasak o nasisirang kalikasan, gaya ng mga pictures ni Governor Nini kanina, it will be a new narrative of hope, a common vision, and a shared future. Mabuhay po kayong lahat! Mabuhay po ang Yes to Green! At ayon nga ni Pinoy, hindi lang yung tuwid na daan ang good governance, tuwid na daan din po sa luntiang paraan. Maraming salamat at magandang hapon sa ating lahat. Thank you very much, Secretary Erica Costa. Yes, yes po kami sa inyo pong mensahe. Our teacher, our professor on various environmental governance and management courses. Thank you very much, Secretary Erica Costa. Palakpakan po natin. At ngayon po naman, tunghayan po natin ang galing sa kultura at sining ng mga estudyante ng San Jose National High School sa kanilang makulay na kulturang pagtatanghal. Magkaratik halos lakanap ang tuwa. Kapag sa panga ni butil ay wala, ang gubat at ilog may handang biyaya. Nung unang panahon, ang sikat ng araw papalago sa bawat halaman.
saya ngayon kay init ng daraan. Ilog tinutuyo, parang tinitigang. Nung unang panahon, ang patak ng ulan, pinasasariwa dahong naninilaw. Ngayon nagngangalit, may hanging kasabay, may bahang kasunod na nakamamatay. Nung unang panahon, ang puso ng tao'y marunong magmahal, hindi nanloloko. Sa hapis ng iba'y laang makisalo, lalong pumayapa at hindi magkulo. Pati na ang langit natatikay baba ay nagpakalayo sa ulilang lupa. Ba't hala gumising, tuyuin ang luha nang nananawagan at nagpapawa. Nung unang panahon, ang langit at lupa'y makarating halos laganap ang tuwa. Ba't hala gumising, tuyuin ang luha nang nananawagan at nagpapaawa. Nung unang panahon, nung unang panahon, nung unang panahon. Aniyana ha, aniyana ha,
Aniana ha. Aniana ha. Aniana ha. Aniana ha. Naglalakbay sa gitna ng kalawakan. Umiikot sa bituin na nagbibigay buhay sa halaman at sa hayop at sa atin. Ang lahat ng bagay ay magkaugnay. Magkaugnay ang Salamat sa mga kabataan ng San Jose National High School sa kanilang napakagandang
kulturang pagtatanghal. Sa pagkakataon pong ito, magsasama-sama tayo upang ipakita sa buong bansa at maging sa buong mundo ang ating nagkakaisang hangarin na maalab na ipatupad ang Yes to Green Program ng Pamahalaang Panlalawigan ng Rizal. Tampok sa mga sandaling ito ang pagsisindi ng kandila na magbibigay liwanag sa landas na ating tatahakin sa pakikiisa sa pagpapatupad ng Inares Ecosystem o YES. Tinatawagan po natin ang taong nasa likod ng dakilang programang ito, walang iba po kundi ang ating kagalang-galang na Governor Nini Inares upang tayo ay pangunahan sa seremonya ng pagsisindi ng kandila at susundan ng pagbigkas ng ating panata para sa programang YES. Sasamahan po siya ng ating mga panauhing pandangal, Secretary Eric Acosta, Director Regional Technical Director ng DENR, Manuela Tecusecora, ang ating pong DILG Regional Director, Rosepina Castillago, Vice Governor Prisco San Juan Jr., ang ating mga congressmen, Congressman Joel Duabit, at lahat po ng mga mayors ng iba't ibang bayan sa lalawigan ng Rizal. Ang liwanag po mula sa kandila ay magsisilbing at magbibigay ng liwanag sa landas ng, na ating tatahakin sa pakikiisa, sa pagpapatupad ng Yes to Green Program ng Pamahalaang Panlalawigan ng Rizal.
Manyari po lamang na manatiling nakatayo at nagkakaisa nating bigkasin ang ating panata bilang mga Rizaleño at bilang tagapagpatupad ng Yes to Green Program, ang tagapangalaga sa buhay, kapaligiran at inang kalikasan sa pangunguna ni Jeremiah Feliciano, graduate student, Boy Scout of San Jose National High School. Magandang umaga po sa inyong lahat bilang bagong simbolo ng pag-asa. Inanyayahan ko po ang lahat na sundan po ako at sabay-sabay natin bigkasin ang panatang Yes ng Rizaleño. Ako, bilang isang Rizaleño, na nagmamahal sa kaligtasan, ay nangangako gagawin ang lahat upang pangalagaan ang aking kapaligiran. Tutulong at mananalig ako sa programang Yes ng pamahalaang panlalawigan na naging malinis at luntian ang kapaligiran upang sakit ay maiwasan at magkaroon ng mabuting kalusugan. Itatapon ko ang mga basura sa tamang lugar at pahahalagahan ko ang angkop na pamamaraan upang muling magamit at pakinabangan ang mga bagay na dati ay tinatapon lamang. Ako ay magtatanim at mangangalaga ng mga puno para sa luntiang kapaligiran at maiwasan ng pagbaha at pagkawalan ng buhay at ari-arian. Tutulong ako upang mapanatiling malinis at buhay ang mga daluyan ng tubig para sa masaganang buhay at maunlad na pamayanan bilang tagapangalaga ituturing ko ang bawat araw na isang pagkakataon para isulong at suportahan ang Yes program. Dahil ako ay isang Rizaleño na may malasakit at pagmamahal sa buhay at inang kalikasan. Kasihan nawa ako ng Diyos. Marami pong salamat. Pwede na po nating patayin ang sindi ng ating mga kandila. Marami pong salamat at umaasa po tayo na tutuparin natin ang ating ipinangako para sa inang kalikasan at para na rin sa mga susunod na henerasyon. At this point, my fellow Rizaleños, Ivy and myself, including all of you and all Rizaleños, are proud to have a leader who is responsible and committed in her mission. An exceptional woman, wife, and mother, and an outstanding public servant whose priority is public service above all. Biro po ninyo, kapiling natin siya at nangunguna sa programa nating ito. Alam naman po natin na sa kaparehong petsang ito, September 26, mahigit anim na dekadang ang nakaraan ay ipinanganak siya sa bayan ng Taytay. Dapat sana'y nagdiriwang siya ng kanyang kaarawan kapiling ang kanyang mga mahal sa buhay at mga kaibigan, ngunit inunan niya ang kapakanan ng kanyang mga mamamayan sa pamamagitan ng paglulunsad ng makabuluhang programang ito. Friends, it is only but fitting to recognize the noble deeds of this woman. Dapat siya ang ating bigyan ng pa-birthday.
Governor Nini Henares, happy, happy birthday! Happy birthday to you, 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 happy birthday, happy birthday, happy birthday. Muli po, happy birthday, Governor Nini Henares. Mahal po namin kayo and God bless po. Ang bawat isa ay sa atin ay may magagawa, maliit man o malaki, para sa ikapagtatagumpay ng Yes to Green Program. Kaya nga po, upang ipahiwatig at ipaalam ang ating planong gawin, para sa programang Yes, magwiwis po muna ang ating pinakamamahal na Governor Nini Henares. Wish ko lang, I wish for a cleaner and greener province of Rizal. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal ng ina na nalawigan ng Rizal. Maraming salamat po at inaanyayahan po ang lahat na lumagda sa ating commitment wall bilang ating pledge of commitment. Tinatawagan po si Governor Nini Henares para po sa ating pangunahan ang paglagda kasama po ang ating mga panauhin, Secretary Neric Acosta, Director Technical Director Manuel T. Escozora, Josefina Castillago, Vice Governor Fris Gazan Juan, at ang ating mga congressman. And of course, sa lahat ng ating mga mayors. At para naman po sa iba po nating mga kasama, pwede po tayong lumagda sa mga commitment walls na makikita sa kanan at kaliwang bahagi ng ating bulwagan. Panahon ng kabusmusan sa piling ng mga puna. Kasalukuyan na pong lumalagda sa ating commitment wall ang ating pong mga opisyales ng pamahalaang panlalawigan ng Rizal, ang ating pong mga municipal mayors, congressman, ang ating pong panauhin, sina Secretary Acosta, Regional Technical Director Manuel P. Escozora, at ang ating pong DILG Regional Director Josefina Castillago. Pagkatapos po nila ay susunod na lalagda sa commitment wall ang ating pong mga municipal mayors. Kabiyak ng ating kunita sa paglipas ng panahon, bakit kailangan din lumisan panapanahon ng ready?
birthday, ma. Wala na tayong quiz.